ginawa ng customer sa Paresan. Viral. Galit na galit ang netizen sa ginawa ng customer na ito sa isang Paresan. Ang next target pa nga nito base sa caption sa TikTok ay isusunod niyang babuyin ng Paresan ni Dewata. Bakit nga ba siya nakatanggap ng batikos? Sa kasabihang maraming taong nagugutom kapag binababoy ang isang pagkain, malamang nga hanapin niyo ang kanyang pake. Dahil nga sa sipag at pagtsatsaga ni Dewata ay dinumog at hanggang ngayon ay marami ang kumakain sa kanyang Paresan. Maging ang mga sikat na artista at mga social media influencer ay tinikman na ito. Isa na rito si Baninay Bautista dahil wala nga silang mapwestohan sa Dewata Pares ay tinake out nila ito at kinain sa kanilang bahay. Maging ang newscaster na si Julius Babaw ay kumain na rin sa pinipilahang Dewata Pares. At ang pinakalatest nga ngayon at naging mainit na pinag-usapan ng madla ay ang pagbisita ni Alex Gonzaga at ng kanyang mister sa Dewata Pares na tumikim na rin sa trending na Paresan na ito. Kung may nasarapan sa Dewata Pares ay hindi naman maiiwasan ang mga komento na hindi raw ito ganoong masarap. Alam naman ng lahat na hindi maiiwasan ang mga ganoong komento lalo na sa isang food business. Ngunit ano nga ba ang ginawa ng isang customer sa Paresan? Ito na nga ba ang dahilan na suportahan na ng mga bashers si Dewata ang kanyang Pares? Viral ngayon ang ginawa ng isang customer na nagkalat ng chili oil sa Paresan. Kitang-kita nga na tuwang-tuwa pa ang mga ito na nagkakalat sa Paresan na iyon. Kung mapapansin nga na sobrang dumi at makalat ang kanilang lamesa, hindi pa nga siya nakontento. Pagkakuha niya ng kanyang sukli ay ibinuhos pa niya ang baso na may lamang tubig sa kanilang lamesa at saka sila umalis. Caption pa nga nito, sa Pares naman daw ni Dewata, next. Maging si Jormiel Labador nga ay nagsalita na tungkol sa viral video na iyon. Caption niya, mga batang hamog, winalang hiya ang Dewata Pares. Inis na inis nga si Jormiel habang pinapanood ang video na iyon. Ayon pa rito ay akala daw umano ng mga kabataang iyon ay sobrang astig ng ginawa nila. Aniya, hindi nyo ba alam na ang mahal-mahal ng mga pagkain ngayon tapos itatapon mo lang? Nabanggit pa nga ni Jormiel na pangmasa ang kainan na iyon tapos magsasayang lang ng pagkain ng mga kabataan na kumain doon. Pakiusap nga ni Jormiel sa mga kabataan na iyon ay sana magbago na sila. Nanawagan pa nga si Jormiel sa ibang mga restaurant na wag nang papasukin ang mga kabataang iyon para magtanda sila. Maging ang mga magulang ay pinagsabihan na rin ni Jormiel na sana disiplinahin ang kanilang mga anak. Maraming netizens ang kuwang-kuwa ang ini sa ginawa ng mga kabataang ito. Mga kulang sa aruga. Grabe, ito walang galang sa pagkain. Bastos, dapat mabigyan ito ng leksyon. Ibang tao halos lang makain. Ito bad, super bad. Sayang yung mga pagkain. Di nila alam ang hirap kaya magnegosyo. Walang manners. Nakakalungkot nang makita yung mga ganitong eksena. Hindi naturuan ng tama.